Ang qualitative research ay mahalaga, hindi lang upang mapalawak natin ang ating mga kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi pa natin lubusang nauunawaan, kundi upang palayain tayo sa mga paniniwala natin na walang sapat na batayan. Isa pa, kaya tayo nagre-research ay upang makagawa tayo ng mga aksyon sa mga problema na napapansin natin sa paligid natin. Hindi yung hahayaan nating maging problema ang problema. Ang resulta ng pag-aaral, kahit anong klase ng research, ay nararapat lamang na maging daan para sa pagbabago at ikauunlad ng mga tao sa mundong ating ginagalawan. Gaya na lamang sa larangan ng pagninegosyo. Upang maging maayos ang takbo ng isang business, ay posibleng makita natin ang mga pwedeng kahinatnan nito, kagaya ng mga business opportunities sa darating na panahon. Ito'y maaaring makatulong upang makuha natin ang panlasa at interes ng mga customers, maaaring through advertisements. Ano nga ba ang hinahanap ng tao? Ano ba ang ayaw ng tao? Ano ba yung gimmick na pwedeng gawin para pumatok sa tao? Siyempre, depende sa hinihingi ng panahon. Depende sa hinihingi ng pagkakataon. Ang tawag doon, innovation. Ang qualitative research ay isa sa dahilan kung bakit patuloy na nag-i-improve ang mga companies through innovation. Ngunit, may ilang halimbawa ng mga kumpanya na hindi nakasabay sa pagbabago na naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Una ay ang Kodak. Tama ka, yung sikat na camera dati. Alam nyo ba na mismong engineer na nila ang naka-imbento ng digital camera noong 1975? Pero hindi nila iyon masyadong in-entertain sa kadahilanang sikat pa sila noon. At marahil, nag-aalala sila na baka hindi makasabay ang mga tao sa pagbabago, kung kaya naman nanatili sila sa film industry. Hindi kasi sila nagbase sa resulta ng isang qualitative research. Kalaunan ay pumatok ang mga digital camera na may filmless photography na naging dahilan para ang kumpanyang Kodak ay magdeklara ng bankruptcy noong 2012. Pangalawa, ang Nokia. Hindi maitatanggi na ang Nokia ang nangungunang cellphone company dati. As in, sikat talaga sila sa pagitan ng mga taong 1990 hanggang year 2000. Nang mga panahon na iyon, nagsisimula pa lamang umusbong ang paggamit ng internet sa mga cellphones through data. Pero dahil masyadong nagtiwala ang Nokia sa cellphone brand nila, kung kaya't hindi sila kaagad naka-adapt sa pagbabagong iyon. Kalaunan, nagdesisyon din silang sumabay sa teknolohiya, pero huli na ang lahat. Hindi na nagawa pang makahabol ng produkto ng Finnish company sa bilis ng pagbabago, lalo na noong naglabas si Steve Jobs ng iPhone noong year 2007, isang cellphone na walang keypad, bagay na wala sa Nokia cellphones. Ang pangatlo, Yahoo. Noong 2005, ang Yahoo Company ang nangunguna pagdating sa online advertisement. Gayunpaman, hindi nila na-anticipate ang pagbabago sa pangangailangan ng mga tao, and that is to search. Iyan ang nagsilbing dagok sa kumpanya ng Yahoo, lalo na noong dumating ang isang pagkakataon na kung saan makakabawi na sana sila sa pagkakamaling iyon. Ito ay noong muntik na nilang mabili ang Google noong 2002. Pero kalaunan, nag-back out din sila. Sayang, ang masakit pa, hindi pa dito nagtapos. Muntik din nilang mabili ang Facebook noong 2006. Pero binabaan nila ang offer nila kay Mark Zuckerberg na naging dahilan upang hindi makuha ang Facebook. Kung sana nag-research sila at sinamahan ng konting sugal, edi sana mayamang mayaman na sila ngayon. Isipin mo na lang, Google at Facebook, dalawang giant companies na daan-daang bilyong dolyar ang halaga. Isang malaking sayang. Kung kaya ang qualitative research ay malawakan na rin ginagamit sa larangan ng edukasyon upang paigtingin palalo ang layunin nito na paunlarin ang pagkatuto ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbubuo at pagpapatupad ng mga programa na resulta ng masusing obserbasyon at pag-aanalisa sa pulso ng mga mag-aaral,
kaguruan at mga taong bumubuo sa larangan ng edukasyon mula sa paggawa ng mga napapanahong kurikulum at pag-organisa ng mga eskwelahan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tamang paraan ng pagtuturo, tamang gamit sa pagtuturo, at gayon din ang mga napapanahong pagbabago o innovation na kinakailangan upang maipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng ating mahirap na sitwasyon. Kasi wala naman talagang permanente, lahat nagbabago. Kagaya na lang ngayon, kayong mga 21st century learners ay hindi na madaling turuan gamit lamang ang chalk, walk at talk. Dapat laging may touch ng technology para interactive, dahil iyon na rin ang mundong ginagalawan ninyo. Sa agrikultura naman, ang qualitative research ay nakakatulong upang malaman ang pulso ng mga consumer. Gaya na lang sa panahong ito, itinataguyod ang tinatawag na alternative meat sources, kung saan nais ng ating pamahalaan na mamuhunan ang mga dating magbababoy na napilitang magsara dahil sa pagkalat ng African swine flu na nagpababa at lumumpo sa industriya ng pag-aalaga ng baboy. Sa ngayon, isa sa mga karne na itinataguyod ay ang karne ng kuneho. Tama ang nadinig mo, ang cute na pet ay maaari din palang pagmulan ng pangangailangan natin ng protina. Ito ay matagal nang ginagawa sa ibang bansa dahil itinuturing ng US Department of Agriculture na healthiest meat ang karne ng kuneho, at sa pamamagitan ng qualitative research ay maaaring malaman kung ano na nga ba ang pananaw ng taong bayan matapos masubukan ang bagong uri ng karne na ito. Dahil sa research, nagagawa ng sektor ng agrikultura na mapunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon ng ating bansa. Sa larangan naman ng medisina, importante din ang ginagampan ng tungkulin ng research sa panahong ito, lalong-lalo na sa pagde-develop at pagsasagawa ng vaccination sa panahon ng COVID-19. Importante ito upang masukat kung safe ba ang vaccine at malaman ang mga posibleng side effects nito, sa pamamagitan ng masusing obserbasyon at pagkuha ng feedback mula mismo sa mga taong tumanggap na ng vaccine. Especially na mabilisan ang pagkaka-aproba ng mga vaccines na ito, kung kaya naman nangangailangan pa rin ng masusing pag-aaral ng mga eksperto patungkol dito at sa posibleng maging pangmatagalang epekto nito sa mga tao. Sa social science naman, katulad ng psychology, kung saan ang focus ay tungkol sa mga iniisip, nararamdaman o pag-uugali ng tao, na sa pagkakaalam natin ay hindi stable o unpredictable at pwedeng magbago anytime. Kagaya na lang sa panahon ngayon na ipinapatupad na naman muli ang ECQ sa mga piling lugar, layon ng qualitative research na malaman at maunawaan ang mga nararamdaman at pinagdadaanan ng mga taong lubos na naaapektuhan ng sitwasyon na ating kinasasadlakan. Katulad ngayon, ang mga kabataan na wala pa sa edad 18 years old, makakatulong ang qualitative research upang maisalarawan ang mga pagbabago sa pag-iisip, nararamdaman at pag-uugali ng mga kabataan sa panahon ng pandemic. Sa tulong ng qualitative research ay mas maiintindihan natin at maa-assess ang sitwasyon kung saan maaari tayong magrekomenda ng mga posibleng solusyon o remedy upang malunasan o mabawasan man lang ang masamang epekto ng pandemic sa pag-iisip ng mga tao. Kagaya na lang sa sakit na depresyon, dati akala natin arte lang ito, dala lang ng bugso ng damdamin, na ito ay malulunasan sa pamamagitan ng sapat na tulog o kaya'y wastong pagkain. Pero hindi. Kahit ang mga taong dumadaan sa depresyon ay hindi nila alam kung ano ang eksaktong nararamdaman nila o kung bakit nila ito nararamdaman, hindi nila kailangan ng awa. Ang kailangan nila ay pang-unawa. Humihingi sila ng tulong, hindi sila nag-iinarte o nagpapapansin lamang. At dahil sa qualitative research sa larangan ng sikolohiya, kung kaya't mas nauunawaan na natin ang lahat ng iyan ngayon. At bago ko tapusin ang pagbabahagi ko sa inyo ng topic na ito, ay may isang hamon ako na nais kong ipabatid sa inyo. Tandaan, ang research ay mahalaga at dapat ay nakatutulong ito sa higit na nakararami.
Pero kung ang research paper mo ay mananatili lamang sa libro, pagkatapos ay itatambak sa library, ano pa ang silbi nun? Mabubulok lang yon, aanayin at kalaunan ay masisira lamang. Uulitin ko, ito ay hamon upang gawin nating makabuluhan at makatotohanan ang mga ginawa nating pag-aaral. Huwag tayong makontento na makatapos lang tayo sa subject na practical research para makagraduate. Tapos, wala na, tapos na. Sa halip, gamitin ninyo at pakinabangan ang mga matututunan ninyo. At sa huli ay ibahagi ninyo sa mundo ang resulta ng research ninyo.